Majority sa mga Pilipino ay Kristiyano at naniniwala sa mga nakasulat sa Biblia. Maliwanag na sinasabi sa Biblia na sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yan ay nakasulat sa Lucas 14:1. Sa loob halos ng 4 na dekada ay pinaratangan ng kung ano-ano ang mga Marcos at totoong nilibak mainam ang buong pamilya. Subalit hindi sila nagiganti kundi nagpakababa sila at hindi kailanman nagiganti sa mga taong ng api at ng alipusta sa kanila. Katunayan ito na totoo ang sinasabi ng Diyos na ang kababaang loob ay isang virtue na mahalaga para magtagumpay. Katangiang hindi tinaglay ng mga taong nais ay pabagsakin ang pamilyang Marcos. Walang perpektong tao pero pwede tayong magpakababa dahil yun ang gusto ng Diyos. Narinig natin kung paanong binatikos ni Lenny Robredo si Pangulong Bongbong Marcos kahit noong 2016 vice presidential election pa lang ay nasaksihan natin ang mga katagang binitawan ni Lenny laban kay PBBM. Pero ang Diyos na mismo ang nagdesisyon at itinaas si Pangulong Bongbong Marcos sa botong 31 million kontra sa 15 million na boto lamang ni Lenny Robredo sa nakaraang eleksyon. Nakapagtataka ba? Hindi, dahil yan ay nakatakda. At muli nating balikan, sa baluarte ni Lenny Robredo sa Camarines Sur ay nakakuha lamang si Pangulong Bongbong Marcos ng botong 102,921 votes, samantalang si Lenny ay nakakuha ng 958,905 votes. Pero ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Hindi gusto ng mga taga Camarines Sur si Pangulong Bongbong Marcos at mas gusto nila na si Lenny Robredo maging pangulo. Pero ngayon, ano na ang nangyayari? Sa halip na itakwil si Pangulong Bongbong Marcos ay inampon pa nila ito at ang kapalit, maayos na samahan at pagtutulungan. Mas mararamdaman ng mga kababayan ni Lenny Robredo ang totoong pagkalinga mula sa gobyerno, mula kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga naganap. Totoong naghilom ang sugat at patungo na tayo sa totoong pagbabago at tayo bilang supporters ay natutuwa sa development na ito. Pero teka muna, baka sabihan tayo ng Rappler at Verifiles na fake news ang salita ng Diyos at balitang nakapublish kung kaya kailangan nating i-verify ito. Ano ang evidence natin na mayroon ng magandang ugnayan at samahan ng mga taga Camarines Sur at si Pangulong Bongbong Marcos? Itong balita ng Philstar na pamagat na Marcos named adopted son of Camarines Sur. Sulat ito ng Alexis Romero. The Philippine Star, March 17, 2023. Narito ang buong detalye. Headline pa lang, nandiyan na yung word na adopted son. Idineklara si Pangulong Bongbong Marcos bilang adopted son ng Camarines Sur, ang sariling lalawigan at kilalang bailiwick ni dating Vice President Lenny Robredo, ang kanyang pinakamalapit na karibal noong 2022 presidential race. Sa groundbreaking ng government housing program sa Naga City kahapon, pinuri ni Camarines Sur Governor Luigi Villaverde si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtutol nito sa panukalang batas na naglalayong hatiin ang lalawigan noong siya ay senador pa. Pinuri rin ni Villaverde ang Pangulo sa pagbisita at pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, kabilang ang bagyong Nina na sumira sa lalawigan noong 2017. Ikinararangal namin ang iyong pagbisita ngayon, Ginoong Pangulo, kaya naman sa lahat ng iyong ginawa para sa lalawigan ng Camarines Sur bilang isang paraan ng pagpapahayag ng aming walang hanggang pasasalamat sa lahat ng iyong nagawa. Ginoong Pangulo, payagan mo akong iharap sa iyo ang resolusyon ng sanguniang panlalawigan ng Camarines Sur na nagdedeklara sa iyo, Ginoong Pangulo, bilang adopted son ng Camarines Sur, sabi ni Villaverde. Pagkatapos ay binigay ng governor sa Pangulo ang isang kopya ng resolusyon na nakapaloob sa isang plake na gumuhit ng palakpakan mula sa mga manunood na marami sa kanila ay nakasuot ng pula ang kulay ng kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Hinimok ni Villaverde ang mga Bicolano na suportahan ang Administrasyong Marcos at sundin ang panawagan nito para sa pagkakaisa. Nananawagan ako sa lahat ng Bicolano, magkaisa tayo sa pamumuno ng ating Pangulo dahil ang tagumpay niya ay tagumpay natin, dagdag niya. Ang ating Pangulo ay palaging naniniwala sa kapangyarihan ng pagkakaisa. Nais niyang manatiling nagkakaisa ang ating lalawigan. Gusto niyang magkaisa ang ating bansa. Sinabi ni Camarines Sur Representative L. Ray Villaverde na panahon na para wakasan ang political discord at political divisiveness na pumipigil sa paglago at pagunlad ng ating bansa. Ang pagpili ng ating Pangulo na bisitahin at bigyan ng prioridad ang sariling lalawigan ng isa sa mga presidential contenders sa butuhan noong nakaraang taon ay patunay ng kanyang pagnanais na makamit ang pambansang kagalingan at pagkakaisa sa kanyang pagbabantay, sabi ng mambabatas na tumutukoy kay Lenny Robredo.
Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Kadiwa Outlet at ang groundbreaking ng Government Housing Program sa Camarines Sur bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na tulungan ang mga mahinang sektor. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ang unang Kadiwa Outlet na inilunsad sa rehiyon ng Bicol. Sa isang talumpati, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na naging matagumpay ang programang Kadiwa sa pagdadala ng abot-kayang pangunahing bilihin sa publiko. Nangako rin siya na patuloy na tulungan ang micro, small at medium enterprises na naapektuhan ng pandemya. Nabinanggit na ang sektor ay bumubuo ng 99.5% ng mga negosyo sa ating bansa. Pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang back-to-back groundbreaking ng dalawang housing projects sa lalawigan sa ilalim pamansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, target ng housing project ng Camarines Sur Provincial Government ang 12,960 units sa 6 na hektarya na lupa sa kahabaan ng Panganiban Drive sa Naga City. Batay sa ipinakitang plano, ang lugar ay magkakaroon ng 5 mid to high rise residential buildings at 4 na commercial buildings. Ang The Legacy Residences Development Project ng Naga City ay naglalayong makabuo ng 1,200 units sa isang 1.2 hectare na lugar sa Barangay Balatas. Kasama sa plano ng pamahalang lungsod ang 7 mid-rise na gusali na may 20 units bawat palapag na may estratehikong lokasyon malapit sa sentro ng lungsod. Sa groundbreaking ceremony, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno, construction company, pribadong institusyong pinansyal at iba pang katuwang na sumunod sa mga alituntunin at regulasyon ng gobyerno sa pagsasagawa ng kanilang mga proyekto. Nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang muling sabihin sa DHSUD, sa mga LGU local government units at sa iba pang ahensya na dapat silang manatiling tapat at bukas sa kanilang mga transaksyon, sabi ng Pangulo, at idinagdag na ang iba't ibang sektor ay dapat magtulungan upang bumuo ng 1,000,000 bahay kada taon. Noong March 13, ang DHSUD ay lumagda sa 83 Memorandum of Understanding at 4 na Memoranda of Agreement sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Tiniyak ni Pangulong Marcos na pag-aaralan ng administrasyon ang mga paraan para mapalawak ang programa sa pabahay. Nag-aaral din tayo ng mga paraan para makapagbigay ng sapat na pondo sa mga proyektong tulad nito. Tinitingnan natin ang posibilidad ng paggamit ng mga walang ginagawang pag-aari ng Estado upang palawakin ang programa sa pabahay alinsunod sa mga batas ng ating bansa, dagdag niya. Samantala, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa militar kahapon na gampanan ang mga tungkulin hindi lamang ng mga manlalaban sa digmaan kundi maging ng mga peacemaker dahil binigyang din niya ang kahalagahan ng isang mahusay na sinanay na pwersa na may kakayahang pangasiwaan ng isang umuunlad na kapaligiran ng seguridad. Sa pag-usap sa mga miyembro ng Army's 9th Division sa Camarines Sur, sinabi ng Pangulo na nagbago ang misyon ng mga sundalo dahil sa binagong diskarte sa mga rebelding komunista. Whereas before, we ask you all of the individuals, men and women, in the military to be warfighters. And you were very strong, very brave, very courageous warfighters. And that's how we put pressure on the enemies of the government, sabi ni PBBM. But now, the situation is beginning to evolve. They still train to be warfighters. And on some occasions, you have to go and fulfill your primary mission of defending the people or the communities here in Bicol. Also now, we are asking you to be peacemakers because we have changed our approach to the communist terrorist groups that we have been encountering. Dagdag niya. Ayon kay PBBM, ang gobyerno ay nag-aalok ngayon sa mga rebelde ng iba pang mga pagpipilian kabilang isang buhay pagkatapos ng kanilang buhay bilang mga rebelde. Isang diskarte na inilarawan niya bilang ang tanging paraan upang sumulong at lumampas sa panloob ng mga banta na kinakaharap ng bansa. Ang nagiging mas komplikado at mas mahirap ay ang mga panlabas na banta ng kinakaharap natin, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos habang hinihimok niya ang militar na bantayang mabuti ang mga barkong pumapasok sa mga pinagtatalunang lugar. Sa mahabang panahon, hindi binuo ng bansa ang mga kakayahan ng militar, ngunit nagbago ang sitwasyon, aniya. We have to have a sophisticated and well-trained military, and I can say that we have been working very hard to do that. I think I am accurate when I describe our military today as being capable and as well prepared as we ever had, sabi niya. We in the civilian government are determined to make sure that when we ask you to do your duty, that you are fully prepared, you are fully trained, and you are complete in the equipment that you need to fulfill that mission,
dagdag ni Pangulong Bongbong Marcos. So ayun na nga po mga kababayan, magandang simula dahil sa halip na magiganti sa mga taong dumurog sa kanilang pamilya ay pinatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na tapat ang kanyang pangako sa layuning pagkakaisa. Oo, madami mga problema pa din ang kinakarap ng ating bansa at kasama yan sa mga tinututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang bansa na may perpektong sistema, kahit ang pinakamayamang bansa tulad ng Amerika ay makikita natin ang mga matitinding problema. Kaya sa mga reklamador dyan at may mataas na expectations, hintay lang po tayo dahil tahimik na gumagalaw ang gobyerno, walang ingay at panda. Tulungan natin ang gobyernong ito dahil ang tagumpay ng gobyernong ito ay tagumpay ng mga Pilipino. At sa huli, nais ko pong malaman kung nakapag-see first na kayo at nakapag-follow sa ating page dahil sa pansin natin na limitado na ang nararating ng ating page kung sa anong kadahilanan. Yan ang di natin alam. Isang magandang araw po sa inyong lahat.